Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag gabigat sa ating mga kababayang Ilocano, maayong adlaw sa mga taga-Visayas at marajaw na buntag sa mga kapatid nating Maranao. Nasa ang panig man kayo ng Pilipinas, tiyak kong may kanya-kanya kayong lakad ngayong araw. Family day ngayon, kaya naman kung naging abala ka nitong mga nakalipas na araw sa iyong pagtatrabaho, naku, panahon na po para sulitin ang oras kasama ang mga mahal mo sa buhay o yung mga taong itinuturing mong pamilya. Pero bago po yan, mahalaga na maging handa kayo sa anuman ang magiging lagay ng ating panahon. Kaya naman tutok lang dito sa amin at sagot na po namin ang weather updates. Live mula sa PAGASA Water and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, naghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online, yan naman po ay sa pamamagitan ng www.ptv.ph. Ang muli ninyong makakasama ngayong araw ng Linggo at maghahatid na mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayon nga po November 13, 2016, ako po si Desserie Dionio. Unahin na po natin, Quezon Memorial Circle, Baywalk o Luneta. Kung isa dyan ang iyong venue ng inyong morning exercise, magpapakita naman si Haring Araw. Yan po ay pagsapit naman ng 5:56 mamayang umaga. Habang lulubog naman si Haring Araw 24 minutes, makalipas ang alas 5 naman mamayang hapon. At para po bigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, makakapanayan po natin ng live. Wala pong iba, kundi si PAGASA Weather Forecaster Gener Quitlong. Magandang umaga po, Sir Gener. Unahin na po natin, dahil nga isang panibagong Linggo ito nagsisimula, mayroon po bang sama ng panahon na papasok o inaasahang direktang maapektuhan dito sa ating Philippine Area of Responsibility? Maraming salamat, Desiree, at isang magandang umaga sa iyo. Mga kababayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga kababayan ko sa Pangasinan, masantos siya kabusano si kayo namin. Pagsapit po ng next week, mga kababayan, mayroon po tayong inaasahan na isang low pressure area na papasok po sa Philippine Area of Responsibility. Kung hindi po magbabago yung bilis at galaw nito, inaasahan po na pagdating po ng Miyerkules ay papasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility at malaki po ang chances na ito ay maging isang bagyo. Naku, ulitin lamang po natin, ngayong Linggo pala inaasahan natin na isang low pressure area o sama ng panahon ang papasok dito sa Philippine Area of Responsibility. At eto nga po sa ating panayam kay PAGASA Weather Forecaster Gener Quitlong, malaki yung chance na ito po yung ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo. Kaya naman tutok lamang sa mga updates ng PAGASA at Panahon TV kaugnay nito. Ito naman po, Sir Gener, at pinatatanong ng Panahon TV follower na si Ezekiel Tayong, marami daw po bang bagyo na po posibleng pumasok dito sa PAR ngayong Nobyembre, at kung sakali po, saan po bang mga track yung posibleng tahakin ng mga ito? Maraming salamat sa tanong mo, Ezekiel. Unang-una po, base po sa pag-aaral na ginawa ng mga kasama natin sa climate data section sa pangunguna po ni Ana Solis, pagdating po ng Nobyembre, kasama na po rito ang epekto ng La Nina, maaari po tayong makaranas ng isa hanggang tatlong bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At base rin po sa pag-aaral na ginawa nila, ang mga bagyo pong ito ay kadalasan po pag ganitong buwan ay mas malaki pong chance na magla-landfall po ito either sa Northern Luzon o kaya ay sa Visayas. Alright, Ezekiel, naway nalinawan ka sa iyong katanungan na sinagot naman ng isa sa mga weather forecasters ng PAGASA. Sa atin po mga taga-subaybay, nasa ang panig man kayo ng Pilipinas, pwedeng-pwede po kayo magpadala ng inyong tanong sa pamamagitan po ng social media accounts ng Panahon TV. Ito naman po, Sir Gener, dahil nga Sunday ngayon, inaasahan po natin yung ilang ating mga kababayan ay magsisimba, habang yung ilan naman ay maagang mamimili ng mga panregalo para sa Pasko. Ano po ba inaasahan natin magiging lagay ng panahon batay sa inyong 5 a.m. weather forecast? Yes, Desiree, unang-una po, magandang balita, mga kababayan. Wala po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Buong bansa po, bahagyang maulap lamang po ang mararanasan at maging maulap po yan. Ang pagkakaiba lamang po dito sa Luzon, dahil naapektuhan po ito ng Northeast Monsoon o yung tinatawag nating amyan, wala po tayong pagkulog o pagkidlat na mararanasan.
Subalit dito naman po sa Visayas at Mindanao, dito po tayo makakaranas ng mga isolated thunderstorm. Dalawang oras bago po mangyari na magbibigay po tayo ng babala. At ito naman po para po sa ating mga kababayang papalaot mamaya. Kataas na gale warning sa ngayon. Yes, para naman po sa mga kaibigan nating mga isda, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang parte ng Pilipinas. Yun nga lang po, dito po sa Luzon, yung mga baybayang dagat dito, mula po Batanes hanggang dito sa may Legazpi, ang mga baybayang dagat po dito ay maging katamtaman hanggang sa Malon. Kaya't kunting ingat lamang po, ganun pa man, malaya pa rin po makapaglayag yung mga kaibigan nating mga isda. At nakapanayan po natin ng live, wala pong iba kundi si PAGASA weather forecaster Gener Quitlong. Maraming salamat po si Gener sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin at mga paalala ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from PAGASA. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.